Okay, so what's up mga amigo? Johan here. For this video, nandito ako sa may Capital Trinoma. Pakita ko sa inyo mga amigo yung latest update ngayon dito. Pagdating sa mga latest stocks nila na nakadisplay ngayon dito, guys, marami ako nakikita ang mga bagong release dito sa may mga basketball shoes nila and din sa mga lifestyle shoes nila dito. Guys, may mga bagong release din dito maliban sa Nike at Adidas. May bagong release din dito na basketball shoes ng Puma. Kaya panoorin nyo ito mga amigo. Ang ganda ng design, yung quality niya, yung colorway niya mga amigo, solid. Kaya panoorin nyo itong vlog na ito bago kayo pumunta rito. So once again, my name is Dan Ragibar at tara, start na tayo mga amigo. Guys, ito yung blazer mid nila na 77. Ito yung vintage type. Meron silang bagong labas oh. So pakita lang natin mga amigo, nandito tayo ngayon sa may Capital dito sa may Trinoma. Kaso mga amigo, naka-regular price sila ngayon. Pero just in case sa mga naghahanap dyan ng mga bagong sneakers, mapa-regular price man mga amigo or discounted, tingnan nyo na lang mga amigo, baka nandito yung hinahanap nyo mga bagong dating na mga lineup ng mga sneakers, mapa-basketball shoes or mapa-lifestyle. So ito mga amigo yung Beezer mid nila na 77 vintage type, 4,995 pesos. So naka-regular price sila dito. Kasi ang ganda oh. So maganda ito mga amigo kapag nakapantalon kayo or nakapang jogging pan. Sulit ito mga amigo. So yan. So yung katabi niya, ito yung latest. Nakalimutan ko lang yung model name nito, pero bagong labas ito mga amigo ng blazer mid nila. So ayan, 6,195 pesos. Pero ang ganda ng material sa upper. Suede po yung part na to, na parang gamusa yung type. Tapos sa may eyelet, tapos sa may toe, ito suede po yung part na yan. Guys, ang ganda nito. Isa to sa mga gusto kong makuha pag may pera mga amigo. Medyo pricey lang siya ng konti, nasa 6,000 plus. So pwede ka na rin mamili dun sa mga Jordan 1s. Halos pareho lang din ang price, 6,195. Nasa ganun din yung mga presyuhan ng Jordan eh. So yung mga Jordan 1. So mayroon kang, may mga kuha ka nga rin mga nasa 5,000 plus. So yung mga low cut version. So ito, kunting-kunti na lang din. Halos pareho lang sila ng price. Tapos yung mga Air Max 90, mayroon din sila dito sa Capital Trinoma, 6,895. Kasi ito, mga bagong colorway din. Tapos meron din sila dito, siyempre, mga Nike Air Max 97 guys. Itong colorway na to, maroon black white. So 9,395 pesos sila dito. Naka SRP yung mga presyuhan guys. Ang ganda ng design sa outsole niya. Nike Air Max Plus na ESA, 9,395 pesos. Pareho lang ng price ng isa, pero mas solid mga amigo yung mga design tsaka yung material. So pag Nike talaga yung quality niya, talagang sobrang solid. Ito yung ilalim. So hard plastic yung ilalim niya. Guys, oh, simple yan lang din. So pang lifestyle. Ito yung solid mga amigo, 3,495 pesos. Mas budget type siya kumpara dito sa blazer mid. So kung naghahanap kayo ng blazer mid, meron sila dito ang low version ng vintage 77. So ito guys, 4,295 pesos. So dati na itong mga pinapakita natin. Ito, Nike Court guys, na 2,595. Then ito yung Nike blazer mid na low version jumbo. Ito yung mga amigo, 5,095 pesos guys. 5,095 pesos. Tapos ito naman mga amigo yung isa pang Nike dito. Ayan. Ito gamusa mga amigo. Maliter yung upper material niya. Ayan. Yung mga nag-i-mall-mall yun yung gamusa. So 5,295 pesos sila dito. Tapos ito Nike Air Max M4. So latest release to mga amigo. 4,795. 4,795 pesos. Ito yung design niya. Nike Air Max. Ito naman yung bagong colorway na mayroon sila dito sa Capital ng mga Nike Presto mga amigo. So yan, ang ganda ng rubber niya dito. Tsaka ang price na dito, syempre naka SRP, 6,895. Ito yung ilalim niya. So ito, stretchable type na magandang klase dito mga amigo. Ito stretchable yata to siya. So nabibinat siya mga amigo. Tapos ito yung Air Force 1 na LB8 nila. Guys, solid to. So tingnan nyo na lang yung colorway niya. So naka-highlight yung check logo dito, saka yung sauce niya, yung ear na tatak dyan saka sa likod. 6,195 pesos. Yung pala silang green na colorway dito ng Nike Air Presto. Tapos ito, parang dual yung sauce niya, dalawa. So parang blazer din yata to. So 5,095 mga amigo. So ang ganda lang tingnan ng ano niya, ng sauce niya, parang twin. So para siyang sa Nike Sakai.
di ba? Pero maganda yung pagka-print niya dito ng Nike. So, ayan. Tapos ito yung ilalim. Ito guys, yung Whitney 7 nila. LeBron Whitney 7. Iba na yung design niya dito, no? Ayan. Tapos ito naman, nag-iiba na rin yung dito. So, yung logo. Dati kasi may naka-usling hard plastic dyan. Tapos ito yung print niya dito sa kabilang gilid. So, nagkakahalaga pala ito ng 5,295 pesos. So, it comes with black na colorway. Tapos ito naman yung mga Nike Renew Ride 3. Latest lang din ito, mga amigo. 3,995 pesos. Tapos meron silang gitong kulay. Ito naman. Ganda nito, mga amigo. Ayan, Kyrie. Bagong labas. 6,195 pesos. Tapos ito. Ito bago lang ito. Kaysa. KD35 4,795 pesos. Ang ganda. May strap na siya. Tapos meron na siyang lace. So dual lock system na siya. Ito yung mga bagong Zoom Freak nila dito guys. So Zoom Freak 4 na yata. Ito mga bagong labas na 7,095 pesos. Ang ganda lang ng design niya dito sa suwas niya. Malaki yung suwas niya dyan. So 7,095. Ito yung ilalim. So ito guys, mayroon siyang isang kulay. Mas okay ko yung colorway na to. So 7,095 pesos. Siguro mag may mga kunting discount yan sa mga susunod siguro. Pero ngayon naka regular price sila. Tapos ito naman yung isa pang Kyrie low nila, 6,195 pesos. So ligay sa mga bagong Kyrie. Ito pa, 6,195 pesos. Ayun, tapos ito Kyrie Flytrap 6 na 4,795 pesos. Ito yung mga bagong labas dito. XDR na rin to, mga amigo, kaya sa valid na siya. Tapos ito siyang colorway dito. Kaysa 4,795. Pero ang ganda, di ba? Simple lang yung design niya pati dito. So flat na flat lang yung outsole. Tapos yan, panalo. Talaga dito, mga amigo, barang bihira talaga mag-sale yung mga suede eh. So gusto kong bumili ng suede kaso mga naka-regular price. 3,990 pesos. So kahit naman sa mismong Puma store, wala ring discount yung mga suede nila. So yung ibang mga sapatos doon meron, pero sa suede, mga amigo, naka-regular price, 3,990 rin to. Tapos yung Puma basket nila, 4,870 or 4,870. Tapos meron sila dito, 4,790 sila dito guys, Puma suede. So ito yung mga forum nila, Adidas forum na low, 4,800 pesos. Then mayroong ibang colorway. Ito solid yung colorway na ito guys, mga amigo. 5,300 pesos. With strap na siya. Tapos ito, Continental. Guys, oh. 5,300. Tapos mayroon siyang ibang kulay. Tapos may superstar dito. Classic. 4,800 pesos. Guys, oh. Solid yung Puma na to. Puma shoes na to. So yan, ang laki ng suwas niya dyan. Tapos ito, 6,390. Okay, solid to. Kaya naghanap kayo ng mga Puma shoes dyan. Try nyo bumisita dito sa Capital. Daw niya makita mo ngayon. Tapos ito, Puma Roma guys. Ganda. Tapos ito, Gum Sole. 6,630. Panalo yung design, di ba? Tapos ito, may logo siya dyan. Ito yung ilalim niya. May mga medias din sila dito. Tatlong pares na mahaba. Ayan, so ang price nito, 800 pesos guys. Ayan, mga solid na crow socks. 800 pesos, tatlong pares na siya. Tingnan niyo to guys oh. Ang ganda ng design niya dito sa gilid oh. Itong Adidas Superstar na to. 'Di ba? Original yung tatak niyan na parang graffiti. Parang graffiti yung ano niya, yung dito. 6,495 pesos. Dito sa likod, maganda rin yung design niya pati dito sa kabilang side. So meron siyang crown na painting diyan design. Tapos ito yung ilalim. 6,495 pesos. Ibang mga bulky nila na New Balance nandito rin. Guys, ito. Suede yung part na yan. 6,495 pesos. Tapos mayroon din sila ditong iba pang colorway. Ito. Tricolor, 5,795 pesos. Ito yung mga solid dito. Tapos yung mga end cap nila. Classic. Ito pa rin. 574 New Balance guys. 4,495. So yun yung mga classic nila dito. Ito tayo sa mga NMD. Ito yung mga NMD nila. So 7,500 pesos. Ganun. Tapos yung mga classic nilang Stan Smith. Okay, so 5,300 yung mga price na. Tapos ito pa. Meron siyang print dito. So Kermit the Frog. Kermit the Frog, mga amigos, yan yun. So 5,300 pa rin to yung Stan Smith nila dito. Yung mga classic na
Adidas shoes nila dito. Tapos meron silang mga Ultra Boost dito. 95 naman to. 9,500 pesos. Tapos meron pa rin sila ditong ganito guys, oh. Dune issue 3. Ang price niya 5,500 pesos. Gusto ko tong kulay na to. Tsaka yung upper material niya solid kasi pure leather na po yung mga medyo. Tapos meron pa siyang strap, may leaves pa. Solid yung guwana nito, yung lock. Tapos 5,300 pesos. Naka-regular price nga lang sila dito. Okay, so. Guys, ito yung mga bagong colorway to ng Adidas Forum nila. Pero ang ganda mga amigo ng colorway. Oh. So, naka-yellow yung leash niya. Pati yung ensole pula yellow. 5-5 naman sila dito. Pero solid yung material mga amigo. Pure leather po yung upper material niya. Panalo, di pa. Tapos ito, gamsol yung ilalim. Sobrang kapit na po niyan. Tapos ito siya. Lahat ng upper niya solid kasi pure leather. Another colorway guys. Ito. So, purple in white siya. Tapos, ayan. Hindi siya ganun ka-white. Pati yung midsole niya, parang off-white yung kulay niya. It's a. Tapos mayroon siya dito, ang Superstar. Ito. 5,300 pesos. Red yung tatlong stripe niya. Tsaka yung heel patch dyan dito. Okay, so, 5,300. Ganda din, di ba? Kasi ito yung ilalim. Okay, guys. Ito pala yung... Ang model name nito, Court Rider. So ito yung mga bagong labas na basketball shoes ni Puma. Ayan. So naka-highlight siya dito mga amigo dahil bagong labas to. Ito mga amigo, naka-regular price siya. 6,950 pesos. Kung isa ka sa mga naghahanap ng basketball shoes na bagong labas ni Puma, papakita ko sa inyo yung iba pang colorway nito. So ito yung Court Rider. So ito yung Puma Clyde. Available din dito. 6,950. Guys, ito yung design niya. Tsaka mayroon siyang ganitong kulay. Tapos yung iba doon, pakita ko lang sa inyo. Kasi marami sila ditong colorway na available pa doon. Mga solid yung kulay. Tapos ito yung sa mga amigo. So ito yung mga available dito. Puma ng basketball shoes. Ito siya mga amigo. Mga latest lang din. So ito yung ibang colorway. Ayan, pakita ko lang yung ibang kulay. Para baka sakali may naghahanap sa inyo dyan. So andito yung ibang colorway niya. So ito yung black and white. Tapos neon green yung insole niya. 6,230. So pakita ko lang sa inyo yung kabuang design niya para dun sa mga naghahanap ng ganito. Meron siyang Puma na logo dito sa tongue. Tapos ito yung design ng outsole niya. Diba solid? Para siyang palm tree, no? Parang dahon. Tapos ito yung white, black, taka medyo konting gray dito sa heel part. Okay, so 6,230. Ito yung solid mga amigo. Diba? Ito 8,150 naman sila dito. Medyo too chunky siya. Pero maganda yung ano niya. Maganda yung quality saka yung design niya mga amigo. So medyo bulky nga. Itong ilalim niya. Guys, ito pala o. Oh. Mayroon ditong Nike Blazer Low para sa mga babae natin subscribers dyan. Ito mga amigo pang babaeng size 4,295 pesos. Ito solid mga amigo. Parang military yung colorway niya. Tapos may mga, syempre, may mga Blazer may din sila dito. Tapos mayroon din sila ditong mga Ultra Boost. Ito guys, oh, ang ganda ng ano na to. Ang ganda ng Air Force 1 na to na shadow, guys. Oh. So yan, dual suits niya. Tapos parang dubli lahat. Ayan, may shadow siya sa ilalim, yung suits niya. Tapos bulky siya tingnan, pero sobrang lightweight niya, guys. Pag nawakan niya sa personal, solid itong mga ganito nila dito. Okay guys, so hanggang dito na lang. Ayok na may nagustuhan ko din sa mga pinapakita kong sapatos. Yung mga pangbabae mga amigo, hindi ko napakita sa inyo. Pero ang dami ding solid sa mga pangbabae. Wala nga lang sila ngayon masyadong sale mga amigo. Mayroon akong nakitang isa lang dito naka-discounted sa kanila. Dun sa New Balance. Pero yung iba dito, naka-regular price sila mga amigo. Siyempre bumabawi sila noong nakaraang pandemic. Dahil siyempre, logi yung mga sneaker store mga amigo. So naintindihan naman natin. Saka medyo nagtaas kasi ng mga pricing ngayon mga amigo yung mga sneaker store. Pero kung gusto mong bumili, kung nag-aabang ka ng mga latest release or mayroon kang hinahanap na bagong labas lang ng Nike, Adidas or even Puma mga amigo ng mga basketball shoes, meron dito. Kaya puntahan nyo lang mga amigo kung nagustuhan mo yung bagong labas ng Puma basketball shoes, yung mga Nike na bagong labas ng basketball shoes. Puntahan nyo lang mga amigo. So once again, my name is Leonardo Guevara. At hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Bye!